Kita mula sa kuha ng CCTV ang katahimikan sa Barangay Paltok, Quezon City. Walang kamalay-malay ang mga kapitbahay sa mga susunod na pangyayari. May malakas na pagsabog sa loob ng isang bahay. Ito ang mag-asawang Arlene at Alex, biniyayaan ng apat na anak at masayang pamilya. Ngunit isang aksidente ang naging mitya ng kanilang buhay. Nakita ko nga yung hipag ko lumabas dito. Yung kapatid ko, hindi ko na nakita. Yung kapatid, yung hipag ko, nasalubong ko rin sa looban. Nasusunog yung damit niya. Tapos habang nasunog, hinuhubad niya. Hinubad niya talaga. Tapos ginawa ko, binuksan ko yung gripo, tumutok siya sa gripo. Parehong nagtamo ng second degree burn ang mag-asawa, si Ate Arlene. Halos 50% ng kanyang katawan ay nalapnos at nanganganib pang putulin ang isang braso. Sabi ng asawa ng utol ko, ni Alex, sabi niya, babe, bumili ka na ng super kalan. Uubos na yung kalan natin. Yun. Maya-maya, siguro, pagbalik na yung kapatid ko, may narinig na lang ako na parang sumirit, sumingaw, ganun. Tapos kasunod nun, yung biglang pagsabog. Pinagtulong-tulungan namin magkakapitbahay yung para maapulay yung sunog dahil nag-aapoy na to. Tapos yung kalan, naiiwan siya rito. Sumisirit yung apoy. Ang biniling super kalan na ito ang tinitignan dahilan ng pamilya Encila sa aksidenteng nangyari. Nung tinanong ko siya, sabi ko, bakit, paano sumabog? Sabi niya nga, yun nga, nung habang higpitan niya, sumingaw na lang. Ang problema, nung nabili niya nga yun, yun nga, may damage nga, may depekto yung nabili niyang kalan. Kasalukuyang nagpapagaling ang mag-asawa sa East Avenue Medical Center. Bagamat nakakausap si Kuya Alex, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang mga pangyayari sa araw ng pagsabog. Sobrang natakot kami kasi kala namin yun na yung huling muna namin, buhay namin. Wala po kami kakayahan pambili ng sapat na mga gamot po. Kasi isa lang po akong tricycle driver. Tapos yung business ko, nagtitinda lang. Nananawagan po ako dun sa may-ari nung gas na napagbila namin na tulungan kami sa mga expenses dito sa ospital. Tsaka yung mga ibang kailangan pa namin po dito. Kasi mahal po yung mga gamot na nire-reseta po sa amin. Sanghin po talaga, napakahirap. Napakahirap na pinagdadaan na namin. Yung nga sa araw-araw ka na, marang binabalatan dito. Ang hirap. Pandilinig mo yung alawa po. Talagang sumisigaw siya sa sobrang sakit. Kung ako nasasaktan siya, mas doble sa kanya kasi mas grabe yung tama niya. Misa ay ko sabihin siya, makatatag siya. Tapos nilog niya. Malalampasan din namin to. Sana kayanin niya, kayanin niya. Para sa mga bata. Hindi rin bumibitaw ang pamilya ni Alex na naghihintay sa kanilang tuluyang paggaling. Sana, tol, lakasan nyo yung loob nyo para sa pamilya nyo, sa mga anak nyo. Nandito lang kami, nag-aantay kami para sa inyo. Sa mga gumagamit ng mga ganyang kalan, maging aware po tayo. Bago tayo bumili, kailangan i-check muna natin o bago natin gamitin. Buhay ang pinag-uusapan pagdating sa mga ganyang ano eh. Okay, Tay, nasa linya ngayon mismo si Mang Alex, yung mismong biktima yung nasabugan. Mang Alex, magandang umaga po. Mang Alex. Ayan. Good morning po. Opo. Mang Alex, alam kong hirap ka magsalita, yes. Pero eto po si Tatay. Yes, Mang Alex, pangsamantala, dahil mag-asawa nga kayo,
Bibigyan ko muna po kayo ni Tatay Rani ng 10,000 para may pang-ikot po agad kayo. At alam ko, napakamahal ng mga gamot ninyo dyan. At sa East Avenue naman, eh, hindi naman ho lahat ng gamot ay meron po sila. At wag ho kayong mag-alala, kakausapin ko yung mga konsehal ko hong taga District 1, atin hong majority floor leader na si... na si Doray De Lermente ay natulungan din po kayo at tayaan nyo at ipararating at pag-uusapan din po namin ito. Pero dapat to ay tuloy-tuloy ho ang paglaban po ninyo sa buhay dahil ito ho naman pagsubok na to eh, makakaasaw kayo ang serbisyong bayan eh, tutulungan po namin kayo. Maraming salamat po. Yes, at siguro itong week na to, ipararating ko lang kay Konsehala Doray De Lermente, aming majority floor leader na taga District 1 yan. Tutulong sa inyo yan, nagbilin sa akin eh. Ipadadala ko yung video ko at para ho, video namin para ho parating sa kanya. At antabayanan nyo rin ho at tutugon at may mga tutulong pa ho sa inyo na akin hong pananawagan. Okay. Maraming salamat po. Sige, pahinga na ho kayo, palakas ho kayo at asa po, padadala namin yung tulong ho namin 10,000 dyan sa inyo, Mang Alex. Salamat po. Yes. Yeah, hirap kasi na magsalita tayo, sakit nun eh. Oo, ang si hapdi ng nangyayari sa kanila dyan. Oo, tay, ngayon naman nasa linya din natin itong si Mr. Gary Alto, ang District Fire Director po ng Quezon City Fire District. Siguro para malaman lang natin, di ba, paano ba ang dapat gawin kung may singaw o sumabog po yung LPG. At kung ano ba may responsibilidad, umaga po, Sir Gary. Yes, magandang umaga po ma'am. Magandang umaga po Sir Council Rani Lodovica, Sir. Good morning po sa ating mga manonood, mga nakikinig na sa. Yes, at nanonood at nakikinig po dahil nandiyan ho tayo na sa digital TV ho tayo. At sir, TV tayo. Yes, at TV. At Sir, anong magiging responsibilidad ng may itong dealer ng Super Kalan? So ang unang-una pong responsibilidad ng ating mga dealer o mga distributor natin, dapat po siguraduhin nilang nasa magandang kondisyon yung pong mga binebenta nila. Siguraduhin nila na yan na po walang leak, maayos yung mga spare parts po niyan, lalong-lalo na po doon sa pinagkakabitan natin ng regulator papunta sa atin pong gas tube. So kung sakop pa ba ho yan ng atin hong sa Bureau of Fire yung pag-iinspeksyon po dapat natin yung mga ganyang establishmento? Yes sir, opo. Hindi po kami ang nag-i-inspect dyan. May mga sangay din po tawag natin dyan nalituntunin para po masiguro na nasa kaayusan po yung ating mga binebenta sa merkado na LPG. Mm-hmm. So ngayon nga po, marami po tayong, base po sa aming datos ngayong taon lamang po, out of 433 po natin na fire alarm dito sa Quezon City, 30 po dyan, 40 po dyan ang related sa LPG, LPG fire. So, kalimitan po niyan, ang karamihan po yung open flame na habang nagluluto sila, isa pong explosion ng LPG caused by defective po yung ating regulator. Opo, tapos yung isa naman po defective naman po yung regulator. So, dalawa po yung explosion natin. Alam ko ang DTI yun. Meron dapat 'yan, yung mga reuse nila, recycle na yung ganyan sa Super Kalan, yung tanke, dapat ni-inspect yan eh. Tinitingnan talaga yan, kung kaya pa o hindi na eh. Kung marami dyan, may mga kalawang eh. Mm-hmm. Sa pagkakaalam po namin, yan pong mga minamanufacture na LPG, nilalagyan po yan ng date. Tapos nire-retire po yan kung mga, alam mo, 2 years lang po yung kanyang dapat na paggamit. Nire-retire po yan after 2 years. Isa po yan sa product standard natin at sa DTI natin. May maganda po yung mga regulation natin sa pag
sa mga nagbebenta ng LPG. Nagiging cost lang po ng ating mga sunog ng dahilan sa LPG. Kung siyempre yung napabayaan o napabayaan po ng ating mga kababayan, kanilang mga gamit. Madali lang naman pong malaman kung may problema yung ating LPG. Kung may sumisingaw yan, kasi nga po, yung LPG sa yung chemical na yan, yung pong LPG natin, wala pong amoy yan. Pero para nga po ma-aware ang ating mga mamamayan, nilagyan po yan ng chemical compound na kung tawagin natin ay ethyl mercaptan. Ang amoy po niyan para pong nabubulok na itlog, kaya nga po masakit sa ilong, kaya malalaman kaagad natin na may leak ng LPG. Yung pong gas na yan, mas mabigat po siya sa hangin, kaya po siya ay nasa baba, nasa ibabaw yung hangin. So, konting concentration lang po niya kung nasa loob po ng bahay, yung 1.8% lang po niya hanggang 9.5% lang po yung pagkakahalo dun sa hangin, pwede na po siya mag-cause ng explosion basta po may naging source po ng ignition natin, katulad po ng nagbukas tayo ng switch ng ilaw. Kaya nga po, isa nga po sa mga dapat nating tandaan, pag naamoy po natin yung LPG, yung amoy na yan, ang mabaho, buksan na lang natin yung mga pintuan, bintana, huwag po tayong mag-attempt na magbukas pa ng ilaw. Pabayaan lang po natin na sumingaw kasi hahalo yan sa hangin, madidilyo, so mawawala po siya sa katagalan. Or ilabas natin sa labas yung LPG na sumisingaw para po hindi siya makaroon ng mag-concentrate sa ating bahay. Yeah, simple lang din siguro, yung maglagay ka ng espongha na may sabon. Okay. Tapos ilagay mo doon sa paligid ng tangke o doon sa pinaka-regulator. Pag bumula yun, ibig sabihin meron hong singaw. Opo sir, totoo po yun. So, kasi naman po sa physical na manifestation po ng may singaw yung ating LPG, doon po sa mga pinagtamaan niya ng welding, pag nakita po natin na parang may gatas doon, so yun po, may singaw po yun. Kaya ang kailangan po nun, ilabas na kagad natin sa bahay yung LPG para po hindi na siya mag-cause na mag-concentrate doon, tapos mag-cause pa ng explosion. Yes, sir, sa susunod nating technical working group doon sa pagbuo natin ng fire code natin, hingian mo nga ako ng mga tinatalakay natin ngayon kasi napaka-importante yan na ma-disseminate natin yung mga impormasyon na yan sa mga kababayan natin. Dahil alam naman natin na yung karamihan nga nasa ISF namin, sa informal settlers, ang firefront areas. So tuloy-tuloy naman yung technical working group natin. Sir, pagkano sir, pakisubmitan mo ako niyan para hindi ko makakalimutan. At tatalakayin namin yan, isa sa mga i-discuss dapat pagdating doon sa ground sa mga mamamayan po natin. Mga reminders, safety reminders para po sa hindi na ho maulit. Biro mo, sa dami pala ang LPG fire natin, marami yung dahil doon sa may mga diferensya at pagsabog ng mga LPG natin. Opo sir, meron nga po tayong apat na injured na civilian dahil nga po sa pagsabog ng ating LPG. Yes sir, thank you sir. Thank you, maraming salamat. Ayan, si Colonel Gary Alto, ang District Fire Director po ng Quezon City Fire District. Nagbigay siya ng tips paano po tayo makaiwas sa mga ganitong aksidente. Napaka-importante yun. At kami kasi ngayon, bumubuo kami ng fire code. At dati nga, gumagawa ko sana ng batas na mag-create kami ng task force sa crime prevention. Ngayon, ginawa ng executive order ni Mayor. At nagmamaraton kami ngayon sa technical working group kung paano kami magkaroon ng mitigation na hindi na itatong hindi na magkaroon pa ng sunog, gusto ko na. Mm-hmm. O para ang lungsod Quezon na ho ang bababa at sasagot doon sa anumang mga diferensya doon sa mga lugar nila. Oo. At alam mo tay, sayang kasi itong DTI sinubukan po nating tawagan mula nung isang araw, tinatawagan na natin kahit sino sana para ano ba yung baka namatay rin.
Ay, wala. Alam mo naman. Patay ang linya nila. Alam mo, hindi tayo, pero kasi, dapat. Ano, eh, naliliitan sila sa atin. Ah, ganun ba? Pag malalaki yun, well, sorry ha, pero... De, trabaho kasi ng DTI ito, na-inspeksyonin yes. yung mga tangke. Oo. Ngayon, yung mga may refilling station, kasi yes. doon sa mga... yung sa mga legal na mga merong LPG ano talaga mm-hmm. stricto sila doon, kaya lang may marami mga kolorum eh yung refilling station na bumibili na ginajack na binibili pa at tinatagpi-tagpian lang, wini-weldingan lang. Delikado. Yun ang nagkakaroon ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng singawan. Mura kasi sa kanila, kaya yung mga kababayan natin, lalo na yung Super Kalan, sa refilling nagpupunta. Yes, kaya ako nung kapitan ako, una kong tinitingnan din yan eh. Patitimbang ng mga tangki nila, tinitimbang ko. Aha, oo, okay. At noon, ang dami kong kulang. Pero hindi doon sa mga may pangalan na mga LPG company, kundi doon sa mga refilling station. Okay. Ayan. Ayan nga pala tayo. Nakalimutan natin balikan si Sean. Sean? Oh, Sean. Nako. Yes, Tatay Rani at Lady I, maraming salamat para sa serbisyong bahay ni Tatay Rani. Ako si Sean Sagali sa Flash TV at DWIC 882. Ang himpilang may todong lahat.